Mangantamo. Lasang sopas, guys. Sarap. Lasang nga siyang sopas, guys. Hey guys, it's me, Sarah. So welcome back to my DDD channel. So for today's video, ayan, kakagising ko lang po. Halata naman, di ba? Meron po na naman kami nakitang bagong fast food na pagkain. This time naman ay galing naman sa Jollibee. I almost forgot. Welcome back sa panibagong episode ng Ding Ding Ding! Try mo to! So yun na nga, ngayon Jollibee naman. Dahil last time, yung tinry natin yung bago ng mga McDo, if you haven't watched that yet, ayan. And now, eto kasi na naman, si Jetro, sinanya na naman sa akin yung bago ng Jollibee. So ito try na naman po namin, and kasama namin ngayon ay si Jom. Ayan. Hi. Let's go na, let's go to foreign lands. May nagre-reklamo dun sa past kong vlog na dun sa McDo na bakit daw 90% nung video ay vlog tapos 10% lang daw yung taste test. E di kung ayaw nyo yung pananalita ko, yung pagbablog ko, hanap kayo ibang video, huwag kayong mag-stay sa video ko, diba? Ganun lang naman kasimple yun eh, kung ayaw nyo yung YouTuber, huwag nyo panoorin. Pero kung gusto nyo makita yung review, edi mag-fast forward, you have the freedom naman ikaw yung nanonood eh. Walang sense yung sinasabi mo kasi kasalanan mo din bakit mo pinanood, diba? Yun lang, rant ko lang. YouTube is a crazy world na talaga. So yun nga, pag-nag-iisip po namin kung paano po kami kakain. Dine-in or take-out. Then, sinuggest ko kay Kuya Josh, mag-drive-thru kami, tsaka kami kakain sa loob. Alam mo ba? Sa kakatawag niya sa akin ng Kuya Josh sa vlog. Akala tuloy nila screen name ko lang yung Cedric. Akala nila hindi ko totoo ang pangalan yung Cedric. Ano ka na-comment nila? Ganun. Hindi totoo ang pangalan yung Cedric. Ganun. Ganda naman ng screen name mo. The fuck? Real name ko yun! So yun nga guys, malapit na kami. Nakikita na namin yung signage ng Jollibee. And we're here! So nandito na po kami sa Jollibee and tatay na nga namin yung mga bago nila, no? So, let's go! I look so haggard today. Kakagaling ko lang ng Boracay actually. I didn't vlog there kasi gusto ko mag-caution lang muna. And ayun na nga, let's go inside. Hold this. Patay mo muna yung camera, mababawalan. On mo na lang pag ando na tayo sa table. So guys, nandito na kami sa loob ng Jollibee. Patago po tayo nagfi-film kasi bawal mag-film dito. Ayan na sila. Wow! Excited to try them kahit bawal itong ginagawa ko. The things I do for content. I'm so excited to try yung cheesy bacon pie. I'm not so excited to try the corned beef kasi ayoko ng corned beef kapag hindi tulok. Mataba na. Mukha akong bagong gising. Ano ba yung pamit ko? Wow! Ayan na sila. Kompleto na. Mangantamo. So, ang pangit po na angulo, pagbigyan nyo na. Take dalawa po kami. One of each variant. Ayan, thumbnail. So, magta-taste test na po tayo. Ayan. Unahin natin ang cheesy bacon. Ayaw kaya yung corned beef na lang para... Yun kasi yung di ko feel. Cheesy corned beef. Sarap. Wala akong agad na palaman. Lasang sopas nga. Lasang sopas, guys. Yung soup lang nila to eh, pinasok lang. Ah, sopas. Drink your water, bitch. Next, try naman natin, cheesy bacon pie. Ito talaga, nilook forward ko. Pag ito lasa pang sopas, di ko na lang talaga alam. Pero masarap. Masarap naman. As you can see, I'm struggling, no? Bro, nabayaran mo yung mga nagko-comment ng gwapo mo, no? Ang gwapo naman ni Pinsan. Wait, nakatabayaran mo yun, eh. Hindi ko nga kilala kung sino yun, eh. Sino ba yun? Hindi, kumasa mo na, Gigi. Ang dami nagko-comment. Mukha na daw si Michael Pangitinan. Ang gwapo niya daw. Hello, channel ko to. Baka naman. 3, 2, 1. Ito ang cheesy. Sarap to. Lasa siyang mac and cheese without the mac.
Ayun na po ang almusal namin. Amazing! Ang sarap! Talaga! Cheesy bacon. Ewan ko ba? Ayun kasi ang sponsor ng Jollibee. Legit. Hindi ito, totoo yung sinasabi nila sa Twitter. Lahat ng sopas, pero ito. Ito hindi. Kasi si bacon talaga. Kalasan niyo yung CBM, si bacon mushroom na yum. Without the, without the patty. Sinabi kasi dito, 7 piraso lang ata doon ng bacon yung nakain niya. Kareklamo naman nila, 50 pesos. Alam niyo, nagbayad sila ng demandaan. Bruh, I'm going poor. Yan na lang po yung natitirang pera ni Quesel. As you can see, nagkakaltal na lang siya ng burger. Pahirap. Saka taste test kung hindi naman sponsor. Bro, bili ka pa ng isang cheesy corn beef. Yung sopas? Yung sopas? Sure, nagustuhan mo. Hindi naman para sa akin eh. Para sa'yo. Papag-giveaway ako, charot. Pag-giveaway ka na. Papaship mo, no, panis na. Bye, later na lang. Tapos na po kami sa Jollibee. We're heading out. Uwi na kami. Actually, hindi. Atid ko to sa school. Social naman ito. Hinahatid ng sasakyan sa school. Yeah. Sana all. Sana all lang. Ba? Ayo ba? Ikaw ba? Ako pumupunta, hindi hinahatid. This is my car. Magre-review kami dito sa loob ng sasakyan kasi ayaw namin na marinig ng mga Jollibee personnel yung mga gusto namin kiran. Hey guys! Mag-i-insights na kami. Pasok, pasok. Come in, come in. So magbibigay na po kami ng insights namin about sa the cheesy bacon pie tsaka cheesy corn beef pie. So una dun sa cheesy corn beef, ako masasabi ko masarap naman siya. It's actually pretty good. Masarap yung cheesy corn beef. Nababother lang ako kasi kalasa niya yung soup nga, yung sopas. Soup dito, yung sopas. Lasa nga siyang sopas guys, yung cheesy corn beef. Yes. Totoo po lahat ng sinasabi nila sa Twitter, I can relate. Validate that. Lasa nga siyang sopas, sabi nga sa Twitter. Masarap naman siya, I give it an 8 out of 10. Ako naman dun sa, sa corn beef, dun nga, nababother nga din ako sa lasang sopas. So, magbibigay ako 7.5 out of 10. Ayan, Jomica, what is your rating? Masarap. Basta pagkain lang, ano? Oh, basta pagkain, masarap. 10 out of 10. Wow, ikaw, bro, ilan? 7.5. Wow, may pa 0.5 pa. Tapos doon sa cheesy bacon. Ayan na, dito na tayo magkakaalaman. Cheesy bacon, 100% recommend. Apakasarap. Sobra, grabe. Ay, I can't stress enough. Masarap talaga ang cheesy bacon. This is not sponsored, by the way. Inuulit ko lang, hindi po sponsored to. Kami po yung gumastos sa aming sariling pera. Gusto lang po namin try para sa inyo, para hindi na kayong magsayang ng pera, no? Pero ayun na nga, mura lang naman siya, 49 pesos each. A la carte. A la carte yun, walang drinks. Kung nagbe-breakfast kayo to go, perfect na perfect to. For me, yung cheesy bacon is 10 out of 10. Kasi super sarap talaga, legit. Lasa siyang mac and cheese without the mac. Lasang-lasa yung cheese lalo na sa unang pagat. Oo. Unlike yung corned beef, kasi yung corned beef lasa talaga siyang sopas. Tapos yung cheesy bacon, cheesy talaga. 10 out of 10 sa akin. Masarap. 10 out of 10. Puro masarap yung ano. So, ayan po. Pakainit po sa sasakyan. Ta-turn on na natin ang engine. So, ang gagawin po natin ngayon ay hahatid natin si Jethro sa school niya. Kasi po, may pasok siya ng 10. Tinan nyo, may pasok to. Tapos gumagawa pa siya ng content para sa inyo, no? Yes. Credit naman. Ako kasi ilagaya sa kanya. Nakita ko lang sa ano, sa newsfeed ko. Kaya, we're about to go. Cheesy bacon or cheesy corn? Pwede na, pwede na. Sulit sa 50 pesos. Tumunong. Go! All! Ding! Ding, ding, ding! Woo! Biglang liko. So guys, kanina mga kami nakitang stall ng ano, Angel's Burger. So, bigyan ko na kayo na spoiler, yun yung magiging next na taste test namin. What? Check talaga namin kung sa unang kagat, tinapay lahat. Uh-huh. Bali, magiging Mythbusters po tayo for a day. So yun nga guys, malapit na akong bumaba. Alis na po siya! Say bye! Dahil ako ayun yung mga kalahi mo. Ay, sinapat! Pat! Makaklasiko! Pat si Ronabel! Dapat nga naka-strand shirt kami ngayon eh, pero nag-white shirt na lang ako. Depth shirt namin, oh! Saan na? Depth shirt, ano na? Social naman ni Dale? Dale Powers? Dale, sa mga hindi nakakaalam, Dale yung tawag sa akin sa room namin kasi pag tinawag ako Jethro, for sure may titingin na isa dahil yung isang kaklase... Ay, hindi mo kaklase yan. Yung isang kaklase ko din, si Charlotte. Nakita! Ayun na bro, yung mga nagsusot ng i7. Ayun na, ayun. Ayun, yung lalaki. Ang judgmental mo bro.
Bye na, bro. Bye, guys. Bye, see you again. Bye, bro. Bye, dalihan mo. Bye. Bye. Kinuha na siya ng liwanag. So, yun, wala na si Jethro. Pumasok na siya sa school kasi nga, may pasok pa siya, diba? Tapos ngayon, ayan si Jom. Si Jom na lang kasama ko ngayon. Hi. Okay, may pupuntahan lang kami real quick. Tapos, we're gonna go home. Part ways. Siya, pupunta siya sa comp shop. Kasi, dun siya maghapon. Ako, sa bahay lang. I-edit ko tong video na to. Kaya, ayan, hataw. So, hey guys, it's me again, Cedrix. And, after namin mag-breakfast kanina sa Jollibee, I just went to San Fernando kasi may chine-check out akong damit. And, ito yon. So, nakabili na naman si Quercet ng damit, no? So, gastos na naman. Pero maganda talaga yung damit. Binisit namin yung Indu na clothing shop or something. Tapos ito yung nabili ko. It's just this yellow na may collar na makapal. Ang kapal ng collar niya. Ayan yung brand na nabili ko. Indu. Ayan, mustard lang siya na yellow. Tapos it's only for 350 pesos. Ayan. Ang cute, diba? Kaya ayan. Tinry ko lang kasi ang hype niya dito sa Pampanga and gusto ko lang siyang itry. Yun lang yung ginawa namin today. Nag-taste test. Punta ko San Fernando and binili ito ng damit. Tapos umuwi na din. Kaya ayan. I will end the vlog here. I hope you guys enjoyed this video. If you like more content like this one, make sure to leave a comment down below kung anong gusto nyo i-taste test ko pa. And yeah, that's it for this video. Thank you guys for watching and always remember that it is okay to be a weirdo. Bye! Baby, there's nothing holding me back.